Hindi pa tayo natatapos doon sa isa, di ba, bago pumanaw si Presidente Noynoy Aquino. Ano yung unang issue nila, mga kaibigan? Napananakot din yung huhulihin daw yung mga hindi magpapabakuna, ha, mga kaibigan. O eto na naman, bakit nila sa kabila na nagdadalamhati pa ang marami sa pagpanaw ni dating Presidente Noynoy Aquino, ay gumawa na naman sila ng ibang issue. Siyempre, para matakban, para hindi pag-usapan. At kung abala ka sa pagsubaybay sa issue, ikaw ay nakikiramdam, ha, sa mga susunod na pangyayari, aba eh, ma-divert ang attention mo. Sipin mo, armasan daw yung publiko, mga kaibigan. Paano yan? Kung marami magtayo ng ano, ng anti-crime kuno group, ha, mga kaibigan, at magkabaril yan. Siyempre, yan ang iisipin kagad ng tao, hindi ba? Kaya sabi ni Vice President Lenny Robredo, bay, mapanganib yan. Eh bakit hindi magiging mapanganib yan, mga kaibigan? Ito na nga mga bobong senador na nagsabi, mga kaibigan, eh. Armasan daw yung bumbero, ha? Dahil daw, inaagaw yung host. Eh di lalong hindi mo dapat armasan. Bakit? Hindi naman law enforcer yan, eh. Ha? Mga kaibigan, hindi naman tagapagpatupad ng batas yan, eh. Yan bumbero, eh. Oh, hindi mo ba? Tagapatay ng sunog yan, eh. Ang katwiran, eh baka daw, ano, kasi daw, maraming instance na inaagaw nung publiko yung host do sa bumbero. Eh paano? Pag gago yung bumbero, di ba? Naghihintay ng pera. Ngayon, kung sino yung ang kinakatwiran, ganito yan, eh, pagsunog. Ah? Yung mga tabimbahay na madaling matupok, siyempre, mahihirap lang. Ang mga bahay, eh, kung ano-ano lang, kahoy na maninipis, plywood, ang dali, no? Madarang lang sa apo yun, eh. Ay, sunog yun, eh. Di ba? Yung iba nga, eh, meron pa karton, eh. Di ba? Ang bahay, eh. O, ngayon, ang bobombahin yung building ng Incheck. Ha? Kasi may pera yun. Pero ang ikakatwira nila para i-justify nila yung pagbuhos ng tubig doon sa building, hindi anya, eh. Kasi para hindi anya kumalat, ha? Inuuna natin yung building para hindi kumalat. Oh, mga kaibigan. Pero ang totoo, alam na natin, na matagal na nating alam ang racket ng mga bumbero, hindi ba? Na bago nila puksain yung apoy, naghahanap sila ng talagang may pera. Ha? At yun ang uunahin nila. Pag naabutan ng pera, eh di ba kaya ang biro dyan sa bumbero nung araw? Kaya maraming bulsa yan, eh. Bulsa dito, bulsa rito. Ang dami, di ba? Ang daming bulsa nung isinusot na coat ng bumbero. Mga kaibigan, ewan ko ngayon, ha? Nung araw, maraming bulsa yan. O, kaya pinagtatawanan yan, di ba? Pagka na pagkukwentuhan niyang mga bumbero, yung anya mga bumbero, bakit ang daing bulsa? Yung mga maharbat, eh. Hindi ba? Lalo pera. Oh. Eh ngayon, eh yan po. Ito naman ngayon. Kasi kailangan nila, hindi nyo napansin, ang salita nila ngayon na wala yabang. Di ba? Si Rockway, eh, bagsak ang balikat, eh. Ha? Eh, nawala yung kwan, eh. Yung kamandag ng pagsasalita na nakala mo kung sino, eh. Ha? Masama pa rin ang tabas ng bunganga, pero wala nang kamandag. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo. Alam nyo, hindi na sila dapat pansinin. Ano pa sinabi natin? Ang tadhana, ha, ay merong lihim na paraan. Oh, eh, ano ngayon ang masasabi nila? Di ba? Mga kaibigan, sipin mo, hindi inaasahan pumanaw si Pangulong Noynoy Aquino.
Eh, anya eh. Bakit ganun? Pagka namamatay ang Aquino, nagiging presidente, wala kang magagawa eh. Sabi nga sa inyo, tadhana yan eh. Ha? Tadhana ang gumagawa ng paraan. Kapag ka ang tao ay naubusan na ng maiisip na paraan, paano makakaalpas sa mga pag-abuso? Ha? Eh, ayaw ba ninyo yun? Mabuti nga eh, merong ganyan eh. Ha? Ibig sabihin eh, maswerte pa tayong mga Pilipino. Ha? Dahil merong mga ganyang tao talaga. Wala tayong magagawa. Yan ang nakatadhana eh. Mga kaibigan, alin, kung tayo-tayo na lang, eh wala na. Wala nang maglalakas ng loob, mga kaibigan. Kung hindi mo pa, kwanho, kung hindi po pa aantigin ang damdamin ng tao, mga kaibigan, eh, sabi ko nga sa inyo, makikialam at makikialam ang tadhana. At yan tadhana, mahirap sagupain yan. Kaya kahit ano ang gawin ninyo, lalo lamang ika nga ay mag-iinit, mag-aalab ang damdamin ng tao sa mga pinaggagawa ninyo. At tayo namang mga publiko, huwag na natin pansinin. Total, wala naman silang ibang sasabihin na maganda na eh. Umaasa pa ba kayo na mababago yan? Ito, katulad niyan. Kesyo si Peter Lim daw eh, oras na para ilagay sa Interpol. O ngayon, binobrought up nila. Eh, wala na kayo eh. Patapos na yung administrasyon ninyo eh. Ah, pagpalagay na natin, granting for the sake of argument, inilutang nila si Peter Lim. May mangyayari pa ba? Ha? Eh, gano'ng katagal tatakbo kaso niyan? Ano ibig sabihin niyan? Ginagawa na nila ngayon ang paraan para ika nga ay mapaniwala na naman ang publiko. Gusto nilang paniwalain ang publiko kasi ang tagal ng tinatanong eh, ng mamamayan eh. Eh, bakit dyan sa drug war ninyo eh, ang napatay ninyo, puro mga nakatsinelas at nakapaa? Ha? Niwalang drug lord. Asan yung Michael Young, yung binulgar nung dating kernel, si Asierto, di ba? Asan yun? Ha? Yan lang ba si Peter Lim? Ang dami niyan. Asan sila Kenneth Dong, yung mga kasama niyan? Yung mga Manny Lin. Ha? Hindi si Manny Lin Reynes, ha? Si Manny Lin. Mga kaibigan, na inchik. Yung kasabwat doon sa Valenzuela Drugs na 14 billion o 4.5 billion ha, na nasamsam nung panahon ni Paeldon. Nagpakuha pa ng litrato si Paeldon eh, kasama yung inchik eh, mga kaibigan eh. Si Pimo, inuhuli sila, nagpakuha pa ng litrato doon sa hulihin. Ha? Oh, asa na yon? Yung magnetic lifter, di ba? Asa na yung mga pinangalanan nilang general? Di ba? Doon sa kanilang listahan, wala lahat yun. Ngayon, naghahanap sila ng paraan para makumbinsi ang tao na totohanan yung ginawa nilang drug war. Mga kaibigan, ito, pinag-uusapan si Kwan, kunyari, si Peter Lim. Eh, kaya nga hindi mahuli yan eh, di ba? May relasyon sa isang napaka-influensyang tao eh, sa administrasyon eh. Oh, mga kaibigan, ha? Na sinasabi nila ha, dyan sa social media, bayaw yan ni ano eh, ni Bongo eh. Oh, ang asawa eh, kapatid ni Bongo, yan ang sinasabi sa social media. Mga kaibigan, ngayon Interpol, 'di ba dapat eh matagal lang nasa Interpol 'yan? 'Di ba? Nasa watchlist, but ngayon lang. At saka hindi Interpol ang kailangan dito, humarap pa nga sa Malacañang 'yan eh. Ba't hindi pinaaresto? Mga kaibigan, eh nasa listahan pala. Ha? Yung drug matrix na sinasabi ni Digong nyo, mga kaibigan. Oh, ito, kaya pag-aralan nyo lang mabuti, huwag muna kayong magsasalita, pabayan nyo na sila. Sabi ko nga, pati ang mga
pag-alipusta sa mga personalities na alam nilang hindi nila kapanalig, mga kaibigan. Huwag niyo nang pansinin. Eh bueno, ituloy natin itong sinasabi ni pagtutol ni Vice President Lenny Robredo doon sa pag-aarmas sa sibilyan. Ang sabi niya, bearing arms is a huge responsibility. Totoo naman yan eh. Alam nyo, yung pagdadala ng baril, pagka irresponsible nagdala niya, lalo yan, tsak na kriminal niya. Isipin mo, yung mga MPA gumagamit ng baril, di ba? Kinukundi na natin. Ano yan? Pagka MPA, hindi pwede. Pagka kayo magsasabi, pwede. Eh lalo pa kayo, wala kayong kredibilidad. Ha? Kriminal nga, nauupo sa gobyerno eh. Ito pa mga gagong ito, bibigyan mo ng baril. Kaya yan, ano yan eh? Distraction lang yan eh. Gusto lang tayong i-distract kasi ang tao ay ano, nagising. Alam nyo, yung pagkamatay ni Pinoy, eh muli namang pagkabuhay, mga kaibigan, ng pag-asa para sa ating mga mamamayan. Di ba? Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na